WFMQ. Masaya na idinilat ang aking mga mata sapagkat sa panaginip na kasama ko siya. Masaya na kahit na panaginip lang iyon dahil doon nagkaroon ng tamang pagkakataon na sabihin ng lahat sa aking matalik na kaibigan kung ano ba talaga ang aking nararamdaman. Patagong pagmamahal kung sabihin ng iba, gustong sabihin sa iyo kung di mauna ang kaba. Kaya ako ay nag-isip kung ititigil ko na ba. Dahan-dahang pinikit ang aking mga mata at nang nakapag-isip sa harap panang salamin, tumalikod at sabay sigaw na kaya kong aminin. Alam kong makihirapan sa baka sakali lang na aminin at sabihin kung anong nilalaman. Ngunit ako'y maghihintay kahit abuti ng taon, basta masabi lang sa'yo kahit pa ito ay pabulong. Ang gustong ipaalam, bigla akong nakatanggap ng isang imbitasyon. Tingin ko ito na rin siguro tamang panahon magtapat sa gabi ng iyong kaarawan. Sanay sang ayon ng mga angin sa gantong paraan kung saan mangyayaring liliwanag ang mundo. Katuparan sa pangarap na ikaw lang at ako, ilang pambuntong hininga habang aking hawak-hawak ang isang simpleng regalo. Patungo sa'yo'y lumakad habang lalong lumalapit, lalo rin kumakabog. Saan ba pwedeng bumili ng ekstra lakas ng loob? Parang bumabagal ang lahat ng pangyayari. Siya lang nakikita ko kahit bisita ay marami na makalapit. At sinimula ng simpleng kamustahan, nagkwentuhan at umabot sa mahaba pang usapan. Pasensya ka na, ito lang nakayanan ko. Nga pala, hindi sa sana akong sabihin eh. Matagal ko na sana itong ginawa, natatakot naman akong aminin. Alam mo na, siyempre, matagal na tayo magkaibigan, diba? Tapos, ewan ko ba, lalo ko tayo nagugustuhan. Best friend, mahal na kita. Tinitigan ko siya sa mata, ba't parang nabigla? Matagal siyang tumahimik, sumeryoso ang mukha. Laking gulat ko sa sagot niya'y parang tinangay. Ngumiti siya at tumawak sa akin dalawang kamay. At sinabi niya na dapat noon ko pa inamin. Katulad ko rin siya, gabi-gabi na nananalangin na sana ang panaginip ay magkatotoo. Sagot niya'y matamis na oo at mahal niya rin ako.